Hi guys! Ngayon ay papunta kami sa Tagaytay para sa aming family outing. Ngayon ay December 27. So, late upload na ito guys. At habang ito nga, palapit ng palapit kami sa Tagaytay, ay palamig ng palamig ang klima. Mula sa Batangas ay paahon lahat ng daan sa kalsada. Kaya naman medyo nahirapan yung sinasakyan naming jeep. Kaya ayan, alalay lang ang takbo namin. Iba pala talaga guys ang pakiramdam na paminsan-minsan ay iiwanan natin yung nakasanayan na nating trabaho at mag-relax tayo kahit papano. Yun ay parang treat na natin sa ating sarili kasi ang sarap sa pakiramdam na makakita tayo ng ibang views. Katulad yan, parang feeling ko na relax ako at na-recharge sa pagpunta namin dito. Hindi ako guys nagsisi na nagsara ako ng whole day kasi feeling ko nga ayun, nawala yung pagod ko doon sa paulit-ulit na ginagawa natin dito sa tindahan. Pero ang pinaka number one na pinakamagandang nangyari ay syempre nakapag-bonding tayo ng family natin. So sa mga hindi pa nakakapunta dyan sa Tagaytay, magbibigay ako ng reviews kung ano yung mga naobserbahan ko, kung maganda ba dito o ano. Syempre maganda po dito. Number one dyan yung klima at yung tanawi na makikita nyo, kaya natin dinayo itong Tagaytay. So una namin pinuntahan ay ang Picnic Grove. Ang entrance dito ay per head ay 50 pesos. Tapos ang bayad sa parking ng jeep ay 35 pesos. Nagra-ride ng kabayo, edi ikaw ay susunod ng susunod doon sa anak mo habang nagra-ride. Kasi nga wala silang available para doon sa mga malalaki at matatanda. At kung gusto mo namang sumakay lang at magpa-picture na hindi tumatakbo ang kabayo, ayan, 20 pesos naman yung bayad sa kanila. Maraming nag-aalok dito na magpa-picture at magpa-ride ka sa kabayo at mangungulit talaga sila. At kung hindi ka pa magsasabi ng ayaw mo ng dalawang beses, hindi ka talaga nila tatantanan. Then maglalakad ka pa ng konti, meron na ulit mag-aalok. So yun, mananawa ka doon sa nag-aalok. Dito naman yung park kung saan lahat ng kabayo ay nandyan. Kaso hindi masyadong maganda yung amoy ng hangin dito kasi siguro ngayon dumi at yung ihi ng kabayo ay sumasama doon. Pwede sa hangin. Pwede pala kayo dito magbaon o magdala ng pagkain at magpicnic sa palibot. Kung wala kayong makakitang cottage na available, pwede kayong pumuesto sa ilalim ng puno. Doon malapit sa may zipline. Doon ko kasi nakita yung mga may kumakain. Pero kami dahil malayo yung parking na pinagparking nga ng jeep ay sa jeep na kami kumain para hindi na kami
kami magbubuhat ng next pagkain. Na pinuntahan namin ay ang People's Park in the Sky. Dito naman ay 30 pesos ang entrance bawat isa. Kaso ang haba ng nilakad namin paakyat, pero may bumabiyahing jeep doon papunta sa taas, kaso magbabayad ka ng 10 piso bawat isang tao. So kami pinili namin maglakad para ma-experience din namin ang paglalakad pataas kahit na mahirap. At iyon, ma-experience namin na makita yung mga tanawin habang kami naglalakad. At napakasaya din ang experience kahit nakakapagod. So ayan, may mga souvenir shops din sila dito, nakatulad din doon sa picnic group, pero mas marami dito at mas magaganda. Dito ay mas mahal ang entrance fee, pero mas kakunti ang makikita mo dito. Meron din silang pwede ka mag-ride ng kabayo sa pinakataas. Ayan, pero mas maganda pa rin doon sa picnic group kung pupunta ka sa dalawang iyan. Ang maganda lang daw talaga dito, kaya din nadayo ito, yung pag sa madaling araw ka pupunta o mas maaga pa sa pagpunta namin dito, kasi dito daw ay maulap na parang abot mo na talaga yung langit. Kaya nga tinawag to na People's Park in the Sky, kasi hindi mo na makikita yung mga pwesto dito kasi sobrang ulap. Ayan, nag-stop over nga pala kami doon sa Fantasy World. Kung ito ay open pa, mas i-recommend ko to sa inyo kahit medyo mas mahal ang entrance fee dito. Kaso ngayon guys ay sarado na ito. Ito yung pinakamagandang puntahan dito. Nakapunta na kami dito bago ito magsara. Napakaganda guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Overall, gusto kong sabihin na mag day off din tayo kahit papano. Huwag tayong manghinayang sa isang araw nating kikitain. Mas importante na makapag-bonding tayong family. Kaya tayo nagtatrabaho para sa ating family. Kaya importante ay bonded tayo parate. So, ganyan lang guys. Bye-bye. Happy selling. God bless.